Ngayon po ay January 2, 2022 mga kamaster. Okay, so magsimula na po tayo. Ang tanong kasi no ng ating mga kabayan technician ay kamaster, yung compressor ko, yung compressor ng refrigerator na ginawa ko, sobrang init, grabe, hindi parang hindi mahawakan. Maging doon sa mga customer na marami na rin tatanong sa atin, marami na po nakamaster yung compressor ng refrigerator ko talagang hindi humahawakan, sobrang init. So, normal ba yun o hindi? Ito ang sagot. Kamaster, no? Nandito po tayo ngayon sa Malabon City, mga kamaster. So, pagdating po tayo ngayon ng Tondo, Manila. So, napakaganda ng tanawin, mga minamahal kong kamaster, no? Yan, kung hindi nyo na itatanong, ako pa yung nagibahagi din ng fish port na to nung ako ay kabata pa, no? Ako pa yung naghahango din dito, katulong sa paghahango ng mga isda, mga kamaster. Okay, so diretso po tayo ngayon sa Tondo, Manila, mga kamaster. Sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So, ayan mga kamaster, no, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. At ako't bila, Minay Shaitan, Ero Jim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sa araw nito, nandito po tayo ngayon sa Tondo, Manila, sa Ibarra Street, Tondo, Manila, mga kamaster. Okay, so, sa araw nito, meron po tayo ditong refrigerator na ang tatak ay, alam nyo na, Samsung Digital Inverter, mga kamaster. Okay, so, ang ibu-brought out ko sa araw nito ay isang mahalagang bagay na malaman, no, ng ating mga kababayan technician, at yun talaga ang nire-request ng ating mga kababayan technician, na kung ano nga ba talaga ang standard parameters ng compressor at ng filter dryer, yung temperature na tinatawag, mga kamaster. Okay, so sabi ko sa kanila, ibibigyan natin ng kasagutan yung kanilang katanungan, request, after ng New Year. So okay na po, nandito na po tayo sa ngayon po ay January 2, 2022, mga kamaster. Okay, so magsimula na po tayo. Ang tanong kasi, no, ng ating mga kababayan technician ay, kamaster, yung compressor ko, yung compressor ng refrigerator na ginawa ko, sobrang init, grabe, hindi parang hindi mahawakan. Maging doon sa mga customer na marami na rin tatanong sa atin, marami na po na, kamaster, yung compressor ng refrigerator ko talagang hindi humahawakan, sobrang init. So, normal ba 'yon o hindi? Ito ang sagot. Yung refrigerator po ay normal po talaga na umiinit yung ating compressor. Bakit? Kasi nandito po nangyayari yung compression ng refrigerant sa compressor. From low pressure to high pressure, from low temperature to high temperature. So dito po nanggagaling lahat ng proseso sa compressor. Ngayon ang tanong, sobrang init ka master ng ng compressor ng refrigerator na ginawa ko. Tama kaya yun? Ito. Kaya nga ho tayo, mayroong ganitong uri ng thermometer upang malaman nyo kung ano yung mga standard parameters kapag kayong compressor ng mga refrigerator na ginagawa nyo ay kung pasok pa nga ba ito sa standard temperature, mga kamaster. Okay? Kasi hindi ho lahat ng mainit ay okay. At hindi naman ho lahat ng, pag minsan kasi pag kinakapa natin, ang maligamgam na, hindi na masyadong mainit, hindi ho ibig sabihin okay ho yun. So, ang logic lang po yan, itong pinaka-head ng compressor, ito po. So, yung pinaka-high head na tinatawag, yung pinaka-ulo ng compressor, ay mainit po talaga yan. Hindi nyo talaga makakapa ng, matagal. Segundo lang, isang segundo nga lang, Kasi nga, mainit po talaga yan. Okay? So, yun lang po yung tips na ituturo ko sa inyo. Yung compressor ho, yung head part ng compressor, hindi nyo talaga mahahawakan yan basta-basta. Okay? Kasi nga ho, mainit po talaga yan. Kasi diyan po nagkakaroon ng compression ng gas to liquid, liquid to gas, low temperature to high temperature,
Okay? So diyan po nandito po lahat ng proseso. Kaya hindi niyo po talaga basta-basta mahahawakan yung head ng compressor. Okay? Kaya nga may tayo may tinatawag na high head temperature. Kasi nga ho talaga maano ho talaga 'yan, mainit. Ngayon ang tanong, Kamaster, since na granting na hindi namin mahawakan, paano namin malalaman kung yung temperature ng compressor ay pasok nga? Okay? Kasi minsan sa sobrang init ng compressor, hindi natin alam at wala tayong idea kung ano ba to? Normal ba to? Hindi. 'Di ba? So nakukuha niyo yung point ko, mga Kamaster. Maging dun sa ating mga kababayan na technician, no? Na kapag tayo ay nagre-reprocess ng ganitong mga refrigerator in any brand, kapag tayo ay tapos na sa ating ginagawang reprocess, kapag kinapa niyo yung compressor sa ulo, sa head, high head, hindi niyo talaga basta-basta mahahawakan 'yan. Okay? Kaya ang kinakapa na lang natin yung filter dryer, ito. So kapag kinapa natin 'yan at na kapa natin na mainit na, para sa atin ay okay na kasi nga nasanay nga ho tayo sa ganun. Nakapakapa lang. Maging ako dati noon, siguro mga 2004, kapag kasabi ko, kapag mainit na, okay na yan. Pero hindi. So, kailangan talaga natin ng patunay na yung init nga ba tama dun sa pinapakitang kondisyon ng ating compressor o hindi. Okay, ganito. Ang ituturo ko sa inyo sa araw nito, kung ano yung standard parameters ng high head compressor at saka ng filter dryer temperature kasi kailangan magtutugma silang dalawa. Okay, mga Kamaster? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. Okay, magsimula na tayo. So, ang unang-una natin kukuha na ng parameters ay yung high head compressor temperature. Okay? So, kuha na natin ngayon. So, mayroon tayo nakukuhang 159 degrees Fahrenheit sa kanyang head. Ayan o. 160 na. Okay? So, ang tanong kapag ka mga ganitong parameters, Kamaster, okay ba yan? Okay po yan. Kasi ang ating standard ay magsisimula tayo sa 120 degrees Fahrenheit up to 180 degrees Fahrenheit kapag yung inyong pressure ay negative 1. Naka-negative 1 na tayo, then 150 PSI yung ating liquid line. Napakagandang bomba yan, mga Kamaster. Okay, ngayon, ito namang ano, ito namang filter dryer. Kuha na natin. Yung in. degrees Fahrenheit, yung out. degrees Fahrenheit. So, ang standard natin na temperature pagdating sa filter dryer ay 5 to 15 degrees Fahrenheit differential. Okay? Yes, Daddy. So, pansinin nyo. 125 degrees Fahrenheit yung in, yung out naman. 112 degrees Fahrenheit. So, pasok po siya. Nandun po tayo sa range na tinatawag. Okay? Sa compressor, Kamaster, ano naman yung temperature natin? Ito. 163 degrees Fahrenheit yung high head. Okay? Yung oil sump, 154 degrees Fahrenheit. Okay? So, ang tanong, standard ba yung Kamaster? Ano yung standard na parameters temperature natin pagdating sa compressor? Ito. Sa compressor, sa high head compressor, ang sisimula ho tayo, gaya sinabi ko, 120 degrees Fahrenheit up to 180 degrees Fahrenheit. Depende sa ambient ng ating area na ginagalawan, mga Kamaster. Kasi yung ambient, ayan o, yung ambient natin, 89 degrees Fahrenheit. Okay? Kasi may tinatawag tayong climate class T o tropical, mga Kamaster, okay? So yung ating high head pala, yung high head temperature pala ni compressor nagbabase rin dito sa ambient ng ating lugar, yung ambient na kinalalagyan ng refrigerator na ito, okay? At nagbabase rin yung ating high head temperature sa ating pressure. Okay? Pansinin mo na sa negative 1 na siya, 150 degrees 150 Fahrenheit. Sorry, 150 PSI. Ano ba? Nalo ko na. Explosive po. 150 PSI na tayo. Napakagandang bomba ito, mga Kamaster. Okay? So, hindi po lahat ng temperature ng compressor na high head temperature ay parehas. Magkakaiba po yan. Magdedepende po yan dito sa temperature ng ating ginagalawan, 87 degrees Fahrenheit, okay? Kapag mas mainit ang ating temperature, mas mainit din di hamak yung ating high head ng compressor, yung ulo, okay? Yung tuktok ng compressor,
pag mainit dito sa room, ginagalawan ng compressor, mas pag mainit dito sa ginagalawan ng ating refrigerator, mas mainit din yung, ulitin ko ha, yung compressor natin, yung high head. Okay? So, sa abroad, bibihira po kayo makakakita ng refrigerator na nasisira agad-agad. Bakit? Kasi nga ho, kagaya ko, dun sa Saudi, simula nung dumating ako doon, yung refrigerator na ginagamit ko, hanggang sa pag-uwi ko, hindi ko pinatayon, gumagana pa rin. Bakit? Kasi nga, air conditioning. Air condition yung kwarto na, yung bahay na tinitirahan ko. Okay? Kaya umalis man ako kaya hindi, yung aircon naka-umaandar pa rin yun. Kaya, mahalaga pala yung temperature din na ginagalawan natin dito. No? Kasi may mga refrigerator na ipit na ipit, yung magkabilang gilid, alam naman natin na mainit yun. Ito, kapag ginawa na natin to ng temperature, ayan o, mainit o, 110, 115, depende, ayan o, 101, 93, 112, so mainit, ayan o, mainit. So kapag itong refrigerator natin, nilagay natin to, halimbawa sa magkabilang gilid, magkakaroon ng epekto yan, okay? So magkakaroon ng overheated na temperature ng compressor. Okay, so napakahalaga po, no? Napakahalaga po ng temperature, yung room temperature, sa ipinapakitang temperature din ng ating compressor, okay? Kapag mainit at walang ventilation ng ating mga refrigerator, asahan nyo na magbibuild up din po ang ating compressor temperature. Okay, klaro. Then, eto pa. Kapag itong drain pan at walang tubig, asahan nyo na magbibuild up po yan ng mainit na temperature. Kaya nga, ina-advise ko na lagyan nyo kapag wala ng tubig, lagyan nyo ng tubig yung drain pan. Okay, kasi nga, serve yan as ventilation. Okay, isipin nyo, mainit na nga dito sa, halimbawa, no, mainit na nga dito sa lugar na kinatatayuan ng refrigerator. Mainit na yung compressor. Tapos sakal na sakal pa yung magkabilang gilid ng refrigerator mo. Tapos wala pang tubig yung drain pan. Ba, asahan nyo. Iya, uwian na yan. Pagka ganun, kawawa yung compressor. Okay, so yan yung mga bagay na dapat nating ginagawa. Alagaan natin yung ating mga refrigerator. Kasi, di ba, kapag nanasira ang refrigerator, sakit sa ulo, perwisyo, di ba? Kung sa simpleng bagay, no, sa simpleng bagay na pwede naman nating gawin, hindi natin ginagawa. Unang-una yung power supply ng ating mga unit. So dapat nating i-correct yung mga maling nakasanayan natin. Kapag ka-refrigerator, dapat separate. Okay? So in-advise natin si sir niyan. Diyan, okay? So yung power supply ng refrigerator kailangan nakadirekta doon sa main, then separate talaga siya, standalone siya lang talaga, walang iba. Okay? So yun lang mga kamaster, no, sana po nakapagbigay tayo ng munting aral na naman sa ating mga kabayan na technician, maging doon sa mga customer na hindi lang tayo pwedeng bilhin ng refrigerator at ilalagay natin sa isang lugar na wala namang ventilation. Alalahanin natin na yung compressor nasisira po yan. Bakit? Kasi nga unang-una sa power supply ng kuryente, pangalawa sa location ng ng refrigerator nyo, minsan ipit na ipit, wala nang ventilation, magkabilang gilid may mga pader, may mga cabinet, so kailangan nating lagyan ng proper ventilation ng ating mga refrigerator. Sa likod kailangan isang tangkal ang pagitan sa wall dun sa pader. Di sa kabila naman, kung meron kayo mga cabinet dito, at isang tangkal man lang magkabila para kahit paano, kahit uminit man ng uminit, at least kahit paano nakaabsorb siya ng malamig na hangin naman sa atmosphere. Okay mga kamaster, klaro. Kasi ididikit mo dito yung cabinet, ay paano magdi-discharge yan? Paano makakapag-discharge ng init? Ang tendency, yung init na hindi na-discharge ni condenser, babalik sa compressor. O, kapag bumalik sa compressor, asahan mo, magkakaroon ng problema dun sa windings. Posibleng mag-overheated. O, di mamamatay. Wala na, tigop. Ibig sabihin na nag-overheat na siya. Okay? Kasi meron po tayong internal sensor na kapag sobrang init, namamatay ang ating compressor. Okay, so wag na nating antayin pa na masira ang compressor dahil sa kapabayaan natin. Kapag may refrigerator na tayo, ilagay natin sa maayos na lalagyan, maayos na pwesto, then ayusin natin yung supply ng kuryente kasi nandiyan po talaga nakasalalay ang buhay ng refrigerator. Kung ano yung kuryente na pinapakain natin kay refrigerator, yun yung premise na yun. Tapos ilalagay pa natin sa hindi magandang lokasyon. Asahan niyo po na magkakaroon po talaga ng problema. Yan mga kamaster. Okay, so paalala, ulitin ko, yung standard na parameters natin sa ating high head compressor ay 120 degrees Fahrenheit up to 180 degrees Fahrenheit. So meron tayong nakukuhang 165 degrees Fahrenheit. Then yung oil sump ay 161 degrees Fahrenheit. Okay? Paalala, 120 degrees Fahrenheit up to 180 degrees Fahrenheit yung standard temperature natin. Dapat nandun kayo sa range. Okay? Baka sabihin nyo, ikaw master, sabi mo 180, inakukuha ko lang dito 150. Okay naman yung yung temperature. Kaya nga, sabi ko sa inyo, hindi ho lahat pare-parehas. Nagde-depende ho yung temperature ng high head temperature ng compressor, depende rin ho dito sa ambient ng kwarto at yung location ng ating
ng ano, refrigerator. Kapag ka masyadong sakal, asahan nyo na iinit ang iinit yan. Okay? Klaro. 120 degrees Fahrenheit up to 180 degrees Fahrenheit. Okay, dito naman, 5 to 15 degrees Fahrenheit yung ating differential, mga kamaster, sa filter dryer in and out. Okay, so, maraming salamat po. Okay na po pala ito, mga kamaster. No, okay na po pala ito. Yan, no. Aha. Yan. So, okay na po ito. Na-reprocess na ho natin. Nagkaroon lang ho ng leak sa, yun, no, filter dryer, mga kamaster. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.